Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog, Sehijo. Nais ko lang pong magkwento ng konti about sa sarili ko. So, isa po akong Philippine mother here in Korea. Meron po akong tatlong anak to a Korean husband. But then, na-divorce po ako many years ago. So, presently, I'm living as a single mother. At gusto ko lang po mag-advise ng konti sa mga ibang kababayan natin na gusto magkaroon ng opa dito sa Korea. Hindi po lahat ng nakapag-asawa ng mga Koreano ay gumaganda ang buhay o nagiging masaya ang kanilang mga marriage life. So, isa na po ako doon. Mostly kasi ang pinaka magiging problema ng bawat isa ay yung language, communication, and then yung tradition, culture and tradition. So, doon po ako medyo nag-disagree. Ang husband ko po, ex-husband ay isang Koreano na kilala ko sa Pilipinas at nagpakasal po kami dito sa Korea. Nagpunta po ako sa Korea mga 21 years old, magto 22. And then now I'm 20 years living here. So ang panganay ko po na anak ay malaki na, at ang dalawa ko pang anak. Bali ang anak ko ay isang lalaki at babae, tatlo. So ang panganay ko po ay 21 years old na rito sa Korea. At ako po ay 40 plus. 42 mag 43. So, kahit na na-divorce po ako sa isang Korean, ay okay naman po ang buhay ko ngayon dito. Pagkat ako ay isa ng Korean citizen at kahit papaano ay nakakapagtrabaho. At ang mga anak ko naman ay nagiging self-supporting student din po sila kasi malalaki na, at ngayon ang dalawang lalaki ko ay gagraduate na next year at ang isa ay nagtatrabaho na rin po. So medyo okay na rin po ako ngayon. Ang anak ko naman po na babae ay isang trainee Korean athlete. So hindi po sila nakatira sa aking tatlo, yung mga bata. May mga boarding house po sila sarili, at tuwing every weekend lang po sila pumupunta sa akin at nagbabanding. Meron kaming banding every weekend. So like today, Sunday, kasama ko po sila, but mamaya mga 5 PM afternoon, uuwi na rin po sila sa kanilang mga boarding house. At ang anak ko naman po na babae ay nakatira sa government school, government sports school. Kung sa mga susunod ko pong video ay makikita nyo na meron akong kasamang ibang lalaki na pinopost ko sa mga video, eh baka yun na po ang magiging second na mapapangasawa ko. So sana po maintindihan nyo yung kalagayan ko, na kahit nandito po ako sa Korea, kahit na nahiwalay po ako sa asawa ko na Koreano, kahit paano, nagsusumikap po rin po ako at tinataguyod ko ang aking mga anak. Salamat po sa mga sumusuporta. Bali, parang pinakalibangan ko na rin po ang pag-YouTube, para mabawasan din po syempre yung kalungkutan or stress, and at the same time makapagbahagi na rin po ng mga informasyon sa inyo about lifestyle living. Sorry. Minsan nagkakamali na rin po ako ng pag-English-English ko, kasi ang basically language of communication sa Korea ay Korean. Hindi nila ganong gamit ang English, at hindi nila ganong ini-entertain. So, one language sa Korea.
Korean language mostly ang gamit. So kapag yun ang ginagamit mo for the past few years, talagang may point or may time na darating na nakakalimutan mo na pati ang Tagalog language. So especially English language. So if minsan may mga mali po akong grammar or nabubulol-bulol, sana po maunawaan nyo. Kasi Korean language na po ang lagi ko pong gamit. Pero sa mga anak ko ay nag-i-English din po kami, syempre. Kahit magkahiwalay na rin po kami ng dati kong asawa ng bahay, medyo malipit naman din po ang distance namin sa isa't isa. Mga 10 meters away. Medyo malapit na rin naman po ang distance namin sa isa't isa. Mga 10 minutes away. So, anytime, minsan nagkakasalubong at minsan nakikita ko rin kung sino yung kasama niya. So, nakita ko na rin one time kung sino yung kasama niyang babae. Siyempre, alam niya na rin po kung ano yung mga tungkol sa akin, mga nangyari sa akin. So, tanggap na rin po namin ang bawat isa na may mga kanya-kanya ng buhay. So, ang huling message ko lang po is magtulungan lang po tayo sa isa't isa at mag-ingat. Lagi rin po tayong kumapit sa Diyos kahit na anong mga problema natin or pagsubok sa buhay. Lalo na this time, panahon ng COVID. Kahit sa ang panig ng mundo, apektado rin po ang lahat ng mga tao. Kahit po dito sa Korea. Marami rin po ang mga nawala ng trabaho. At marami rin po ang namatay. Pero under control pa rin po ng government. Hindi po siya ganun kalala. So, yun lang po. Thank you very much. And thank you in advance sa mga susuporta pa. God bless po.